Hey guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Paul Farol at nandito kayo sa Social Media Zoo. And pasensya na kayo kung every time na nagbibigin itong mga video ko, kailangan pakilala ko sarili ko and sabihin ko na nandito kayo sa channel na to. Kasi ito ay maliit na channel lang at nga pala, nasa 1,103 subscribers na ako. It's not, hindi yan madali para sa akin. Yung sa iba, madali kasi pogi sila, maganda sila, may talent sila. You know, alam nyo na, masarap silang panoorin. Eh tayo naman eh, hindi naman tayo kagwapuhan na tao. Medyo lang, medyo cute lang tayo. And, yun. Tsaka, hindi ako, ano, hindi ko talaga talent ang maging on-cam personality gaya nito. Hindi ko ba alam. Pero, kung in person, pagsalitayan niyo ako sa maraming tao, kaya kong gawin yun. Ang problema ko, kapag nakikita ko yung sarili ko sa screen or tapatalmo ko ng camera, medyo nauutal ako, nahirapan ako magsalita. Pero in person, madaldal talaga ako. Abutin tayo ng 2-3 oras sa kwentuhan. Anyway, so, sabi ko, magbibigay ako ng good news para sa mga supporters ni Francis Leo Marcos. And hindi ko naman kayo bubulahin, no? Hindi naman ito good as in good news. Take it as the bright side of a really bad situation, no? Masama ho talaga ang sitwasyon ni Francis Leo Marcos kasi inaresto siya for at least now 2 non-bailable offenses. So, magtatagal ho si Francis Leo Marcos sa NBI detention, for sure yan. And baka hindi siya makapag-broadcast, baka hindi siya makapaglabas sa kanyang YouTube channel. And syempre, yung mga supporters niya, medyo iniisip rin yung ano niya, yung kalagayan niya, kamusta na ba si Idol, ganun-ganun. Hindi kagaya ng mga past few days na masaya siya and marami kayong nakakausap siya. Eto, mukhang matatagalan bago niya siya makausap ulit, bago siya lumabas sa YouTube, sa Facebook, so on and so forth. And it's a bad situation for him. And ako, although hindi ako hardcore supporter, hindi rin ako hardline na anti, ano, I can sympathize pa rin. No? Because nanggaling rin ako sa isang situation na may sinuportahan ako na tao, and then natalo yung tao na yon sa laban namin. Natalo pero manalo. Natalo in the sense na meron kami kinakampanya and yon, hindi kami ang napili. And nanalo rin kasi nag-continue naman yung organization namin. Nag-continue yung samahan namin and until later, I'll tell you about it in another video kasi mahaba itong story na to. Basta sinasabi ko lang, ang point ko lang dito is I can sympathize with FLM supporters. Hindi naman kayo pumasok dyan dahil gusto niyong gumawa ng masama. Pumasok kayo dyan dahil naniniwala kayo sa mabuting adhikain ng inyong idol. Diba? So, I just cannot find it in my heart to be harsh on you guys. Although, nagsasabi ako ng mga duda ko about certain things na sinasabi ni Francis Leo Marcos, it doesn't mean that I hate the guy. No, I hate is something na, ano yan eh, parang pinapoison mo yung sarili mo thinking that the person you hate is going to suffer. It's actually, ano, not true. No? Hindi siya magsasuffer. Yung hate, kaya magsasuffer niya. So, let's not engage in hate. Kung meron tayong galit sa mundo, let it go. Hinga tayo na malalim. And pag hinga natin palabas, let go na natin yan. Okay, huwag tayo ma-stress. Maikli ang buhay. Lalo-lalo na ngayon, may COVID, di ba? Hindi natin alam. Baka bukas makalawa, no, matamaan tayo ng COVID. And ako, yung kapatid ko, namatay sa COVID. And ano yan? Doon ko na-realize, you know, it's really
Dahil hindi natin alam, hindi natin certain ang komerta tayong bukas, we really have to focus on what is now, and we have to focus on the good that is in this moment, no? Para hindi tayo masyadong stressed, and hindi tayo stressed, at siguro mas masaya tayo, and mas na-experience natin ang buhay, no? Ang buhay. So, good news tayo ngayon. Sa good news, mukhang eto si Francis Leo Marcos, di ba, meron siya mga non-bailable offenses. Kaso, merong dalawang cases niya na mukhang, in my opinion, no, mukhang lumalabo. Hindi ko sinasabing nawawala na. Ang sinasabi ko is medyo nagiging alanganin. Yung unang case na yan ay, well, unahin na natin siguro itong sa kaso niya sa Gapan, yung violence against women. Merong nahanap raw na kapangalan niya, na ang pangalan is Francis Mana Marcos, and nadakip na itong tao na to. Ano ang implication niyan? The implication is, baka hindi si Francis Leo Marcos yung sinasabi ng NBI a couple of days ago, na who committed violence against women, no? Posible until ma, you know, the NBI verifies it na it might not be the case, ganun. Okay, posible, so it's a bright lining, possibility na baka yung isang case na mawala. Another thing is, di ba sinasabi ni NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo na mayroong mga estafa cases daw na isasampa kay Francis Leo Marcos, at hinihintay na lang nila yung mga complainants. Ayon dito sa isang interview niya kay Erwin Tulfo, inamin ni NBI Chief Lorenzo na hindi dumating yung mga inaasahan nila mag-file ng estafa cases. Okay. I don't know if this refers to the old estafa cases that was mentioned in the first press briefing, or if these are new estafa cases. Although the past few days meron siya sinasabi na syndicated estafa or large scale estafa, hindi masyado klaro, no? Wala masyadong detalye kasi yung sinasabi niya. Which is understandable naman for the NBI because they're still investigating it. They might not want to scare off the people who are coming out into the open, no? And anyway, so estafa cases, medyo, ano ba magandang word dito, nabitin ang development nitong estafa cases. So, maaaring two down na cases. May possibility na may dalawang cases na baka mawala sa mga binibintang. Pero, ang hindi masyadong magandang side niyan for the supporters of Francis Leo Marcos is may panibagong case which is inciting to sedition, particularly dito sa sinasabi nilang panggagalit ng mga tao against another class of people. Pero parang ganun ang inciting to sedition. Hindi lang siya directed sa mga government officials or established authority, kundi kapag ikaw ay nag-galit ng mga poor against the rich, inciting to sedition pala yun. No? You learn something new every day. No? Anyway, so yun, may dalawang cases na baka matanggal. Baka lang. Hindi ko sure. Hindi naman ako magaga. So let's wait for the NBI to formally announce these things. Ano pa ba? Okay. Merong eto mga magaganda talagang balita na wala namang bad side. First is the fact na itong YouTube channel ni Francis Leo Marcos, malakas pa ang following.
Nakita ko yung mga uploads recently and umaabot pa ng over 100,000 views, no? So what I'd like to tell you guys is ano, patuloy niyo tong channel na to pero medyo i-modify niyo lang, no? Para maging klaro sa mga followers na iba na ang nag-upload sa channel. And siguro kung ipapatuloy niyo itong mga missions ni Francis Leo Marcos, klaruhin niyo na ito, pinapagpatuloy niyo yung adhikain ni Francis Leo Marcos na humanitarian mission focus kayo. Ganon. Klaruhin niyo lang na you've taken over the channel para hindi tayo misleading, no? And pangalawa, huwag natin gagamitin na pang-away itong channel na to. Okay? Kasi alam niyo naman si Francis Leo Marcos, bumabangga yan ang derechahan, and I respect people who do that. Nire-respeto ko yung mga taong head-on na makipag-usap and makipag-confront sa kapwa nila. I respect that. But this is not the time to do it because nasa vulnerable na position po ang si Francis Leo Marcos. We don't want the NBI or the authorities to merong ma-develop ng mga panibagong possible charges, no? Or even worse, baka gumalaw sila para maisara yung channel, no? Yan ang mga things na iingatan natin these past few days, no? If you want my advice lang naman, alam niyo na hindi ako tagalabas ako ng grupo niyo, and ako ay nagbibigay lang ng aking unsolicited advice. Na then maganda nga naman yung movement, eh. Maganda yung tumutulong ka sa kapwa mo. Gusto kong magpatuloy yon. Kaso, yun nga, itong channel nyo, medyo kailangan ingatan. Yung next dyan na maganda, which is the second to the last natin na balita, is yung napakaraming supporters po ni Francis Leo Marcos. Talagang ako, nabibilib ako sa dedication nitong mga to. Kung yung mga sampid lang, yung mga mema lang, yung mga sumasakay lang sa Francis Leo Marcos fever, eh tingin ko yung mga yan eh nawala na. Yung mga nagpapatuloy ngayon na kumukotak sa channel ko, mga nagko-comment pa dun sa mga Facebook groups where I am in kapag nagpo-post ng medyo against kay Francis Leo Marcos or balita na masama kay Francis Leo Marcos, eto tingin ko eto na yung mga totoong Francis Leo Marcos defenders, no? So sila yung pinaka-committed, sila yung pinaka-loyal na following. Alam nyo, kahit sino magkaroon ng mga followers ng ganito, swerte kayo. These guys are, how would you call it? These guys are an asset, okay? Yan, napakalaking asset, lalong-lalo na sa isang movement who wants to do good, no? Bihira yan. So, that's something that you have to take care of. Kung sino man ang humahawak sa grupo ni Francis Leo Marcos, maganda ma-organize niyo itong mga tao na to and mabigyan niyo pa ng konting direction, magplano kayo, no? So, magplano kayo ng next steps niyo, magplano kayo ng projects niyo, undertake more humanitarian missions if you can, if you have resources. Yun, maganda yan. Actually, yun ang pinaka-the best na atupangin niyo imbis na mag-engage kayo ng away, at di ba? The best way to promote yourselves, the best way to promote a group, no, is to continue in demonstrating the values that your group espouses. Kung humanitarian yan, make sure that you continue demonstrating your humanitarianness, no? Hindi ko alam yung tawag nun, eh. Basta yun. Magpatuloy niyo yung mga magagandang ginagawa niyo kasi kailangan pa rin yan. Hindi natin alam kung magkakaroon pa tayo ng vaccine. No? Hindi natin alam kung magpapatuloy pa ang lockdown. And for sure, eto for sure na to, papasok po tayo ng recession. Isa po tayong maliit na economy na lalong lumiit
no? Lalo tayo lumiit ng maraming businesses ang nag-shutdown, maraming businesses ang baka hindi na bumangon, so maraming walang trabaho. Kakailangan na itong grupo na to, no? Na patuloy na mag-inspire ng kapwa na tumulong sa mga mas mahihina nating sektor. Gaya ng mga, alam niyo, mga driver, mga isang kahit isang tuka, yung mga walang matuka, yan. Yan ang maganda ano, pagpatuloy nating tulungan. Okay. And lastly, eto, hindi to pamimiloso po ha, o don't take it that way. No? Marami magsascoff, magsasabi na, oh, tiyan na naman to. Hindi, guys, don't take it that way. Eto, ang best news of all. Ano ba? Kasi wala ba? Okay, eto. Buhay pa si Francis Leo Marcos, guys. Buhay pa si Norman Mangusin. Okay, and ang sinasabi ko palagi, habang may buhay, may pag-aasa. Pero pagkakataon na magbago or may pagkakataon na gawin mas maganda ang ginagawa natin. No? There's a, we have, as long as there's life, there's a chance to improve, a chance to make things better. And, ano yan? Hindi yan sinasantabi. Kasi kapag ikaw sinabi mo, ah, bola lang yung habang may buhay. Parang nag-give up ka na ng gusto. And, guys, don't give up on life. You know, it's gonna be hard. It's going to be painful. Pero, habang nararamdaman mo yung sakit na yan, habang nararamdaman mo yung mga nararamdaman ng isang bigo, no? That only means that you're still alive. When you feel pain, you're still alive. Habang meron kang hininga, you're still alive. And habang buhay ka, you can fight. No? You can fight, you can work. You can still make things better. You just have to endure. Yun lang. You just have to take it a day at a time. An hour at a time, a day at a time. Ganun lang. Focus ka lang sa ngayon. For Francis Leo Marcos or Norman, eto, tingin ko, this time has been, ano, been coming. Hindi ka lang naaabutan nitong mga problema mo. Pero finally, nag-abot na kayo ng problema mo. Lahat na mga, alam naman natin, no, admit it or not, lahat tayo, mayroong mga nagagawang pagkakamali sa kapwa natin, sa buhay natin. Meron tayong mga things sa buhay natin na hindi natin gusto and tinatakasan natin. That's actually the wrong way to go about it. If you really want to grow as a person, if you really want to improve, you want to make your life better, it only gets better if you face your problems. No? If you run away from them, if you hide from them in so many ways, ay mananatili sila at baka lumakas sila and para yung basura na nag-accumulate na sa buhay mo, no? And it will come to a point na yung basura na yan magiging bundok and gaya nung nangyari sa payatas, bigla na lang babagsak yan sa'yo. So yan, kung ano, haharapin mo naman ito habang maliit pa siya or at this stage, no, medyo malaki na and haharapin mo. Ano, Norman? Ano yan? Marami naman sigurong tutulong sa'yo sa mga kaso mo. And kung walang tumulong sa mga kaso mo, makakakuha ka naman ng mga abogado. Hindi naman, ano, hindi naman magpapatuloy ang mga cases mo kung wala ka abogado. Yung nga lang, baka public attorney's office. Kung abandonahin ka ng mga tumutulong sa'yo. In any case, matatapos rin yung mga kaso na yan, no? Matatapos rin yan. And there are a lot of people who've gone through the same thing as you have and have gotten out of it and then become better for it, no? Okay guys, dito na natin tatapusin itong episode ng Social Media Soup. Ako si Paul Farol. And by the way nga pala, if you've lasted this long, if you've seen the screen, guys, sana naman ano, suportahan niyo ako. Kung nagustuhan niyo itong mga pinagsasabi ko about this channel, itong bullshit ko na to, no, itong pag-encourage ko sa inyo, please support me by
subscribing to this channel and then hitting that notification bell and then liking it. Dami, no? Liking it. And then, kung gusto nyo, no? And sa tingin nyo na makakatulong to, no? Ikakatuwa to ng ibang tao, sa friends nyo, no? Share nyo naman sa kanila and ask them to do the same. Okay, hanggang dyan na lang po. Goodbye! Humayo tayo at magpakarami!